Okay, thank you very much sa inyong pagbabalik muli at sa mga nais talaga matuto pa ng na ating mga kinakatuwang isang program. So, very powerful naman at useful talaga. At ito na talaga life natin mga YouTuber. So, ito, nakita nyo ngayon yung background natin. Ano? Background natin at meron pa tayong ruleta ng kapalaran. At meron tayong bagong signage. Ano? So, and then the whole background is talagang 180p yan. Ano? So, mabigat po talaga sa computer yan. Right now, 35 ang percentage ng gamit ng ano ko, ng CPU. Running at 30 frames per seconds po yung video ngayon. So, ngayon, lahat po ito, tungin ang pag-aaralan natin para makatulong tayo sa mga nag-ELS at ganito po ang mga ginagawa. Mga rappel-rappel, ano? At gawin po natin ito. At ituturo ko po detail natin tuturuan. And then, kung meron po kayong mga katanungan, please, PM nyo lang po ako. Kaya naman, comment lang kayo sa baba. And then, balikan ko kayo. At sagutin ko yung mga katanungan ninyo kung meron kayong mga hindi man naintindihan. Or any comment na masasuggest ninyo next na tutorial kung ano yung gusto nyong topic. Ano? So, please do. At kinakailangan talaga natin dito, pagka tayo ilalunch na natin to sa internet, unang-una talaga, kailangan ang upload ng iyong computer, ng iyong internet ay nasa more than 5. No? Kasi talaga ang pinaka-minimum ay 3 Mbps. Kung much higher, the better. Wala, hindi kayo maglalag. Kaya lang, combination ng internet ninyo at ng inyong PC. Kasi kung talagang kakarag-karag din yung PC yung ginagamit natin, baka ma-prostrate lang tayo, hindi natin mapagana. Talagang ganun, nag-i-invest tayo, pagka nag-money-money na tayo, ito siguro mga unang-una natin dapat bibilin yung mga ating mga gamit to produce. Ito na ang world natin eh, virtual world na tayo ngayon. And again, congratulations nga pala sa mga nag-monetize na ano. At ating mga pa-monetize pa lang. And congratulations. And ang part 3 po nito, ang plano ko ay posible bang magawa natin yung ginagawa natin sa StreamYard. Yung meron tayong co-host, may another screen dito sa gilid natin, kasama natin nag-hosting ng ating LS. Posible ba rito? Yes. Posible 'yon. Madaling-madali lang ginagawa 'yon, ano? And of course, kinakailangan lang talaga ng internet. Yun lang naman life source ng ating ginagawa. Kumbaga, kuryente ang kailangan natin at ganoon din kailangan natin ng internet na malakas. Okay? So, nakita nyo ngayon, yun na nga naipayo ko, kinakailangan talaga. Kung magda-download kayo ng video na katulad nitong background ko ngayon, ay kung maaari, 720p lang, wag 1080. Depende, kung malakas ang inyong computer, walang problema. Walang problema. Kung i7, can you imagine, ang laptop ko, i7, talagang medyo humihilahod din. Ano? Mabigat din talaga, mabigat din para sa kanya. Kaya, para wag tayo ma-prostrate, kung maaari lang, babaan lang natin ng konti yung DPI ng resolution ng mga video na ano. Kasi po, itong Wheel of Names ay napakabigat. Kasi pagka marami pong umaandar ngayon na ano, na mga pages dito sa PC niyo, mabigat, mabigat para sa computer. So, ano pa ba? Tuturuan natin kayo yung paggawa ng signage, no? Hindi naman, kahit hindi naman ganyan, kasi ito talaga, na-tripan ko lang talaga, kasi misto lang, neon lights, neon lights. Maganda naman, dahil binagay ko lang doon sa background ko. Worth naman na pagtsagaan gawin, kung gusto ninyo, tuturo ko sa inyo. And then, the rest is ready-made na yan, no? Ang gagawin na lang natin, problema na lang natin, paano natin ipagsasama-samahin at gumana ng ganito, no? So, tingnan natin kung gumagana ba itong ano ba ito? Ayan, gumagana ba yung ruleta ng kayamanan ninyo ngayon?
Tingnan natin. Sige nga, push nga natin kung ito eh, gumagana. Okay. Iyon. Binobola na po. At makikita na natin ngayon kung sino ang mananalo. Ayan na. Yun. Sino ba yan? Beatrice. Anyway, wala po talaga niyan dito. Okay, tinasing lang po natin. Ano? At ngayon, dun din po sa Wheel of Names, mailalagay niyo yung, ano, yung logo. Ayan, mailalagay niyo. Maraming pwedeng gawin doon sa Wheel of Names. Pwede niyo siyang i-reshuffle. O pagka nanalo na, automatic remove. You can change the color. You can change the music background. Maraming control ang Wheel of Names, ano? So, nasa inyo na yan kung ano ang tip ninyong gawin. As of now, mag-concentrate tayo kung paano ko ginawa at nailagay ko ang Wheel of Names dito sa aking side without nung kanyang background talaga, original background niya. Tayo na, let's go dive in and thank you again sa pagpunta ninyo sa aking tutorial na ito. Okay, God bless you all. Hey, let's watch now. Okay. Punta tayo ngayon sa YouTube. At dito tayo maghanap ng ating background. Dito po maraming mga makukuhang mga pwede natin gamitin. At tulad po nitong sinulat ko, Neon Light Free No Copyright. So yan po ang ating hahanapin. I-click lang po natin sa YouTube at marami po yan. Search. Ayan po, lumabas po lahat ang neon light, ano? Yung mga pwede nating ano. Ito po, katulad nito. Buksan ko po ito. Yan. Ito po, meron pong kinakailangang tinatawag niya. Sabi, you're free to use this video in any of your videos. But you must include this video link in your video. So, ibig sabihin, doon sa inyong message sa baba dito, sa tulad ng pagkagumagawa tayo ng mga reference dito sa baba, isasama natin link kung saan natin nakuha. Yun ang gusto nila. So, ito, katulad ito, pwede itong i-download. Ano? Paano ba natin ito i-download? So, ayan, katulad yan, see more. Ayan po ang mga link niya. Ayan. So, pwede po natin siyang i-download, ano? Ayan. Pwede po natin siyang i-download dito. Ayan, yung mga, ano? Pagka na i-download natin yung mga yan, so, pupunta na po tayo ng, ay, marami po yan dito kung gusto nyo maghanap pa rin. Meron na po tayong background. So, tayo na po sa editor. Ang editor po ay Filmora 9, ano? Nabili ko po ito sa online ng, sa peso, around 2,005 or almost 3,000. So, ngayon, kunin natin po yung file ng akin pong ginawa. Ano? So, number one, ito, saan ba yun? Bawa ito. Ayan, open. Ayan. Lagyan natin sa first dahil gagawa tayong green screen dyan. Ayan, play natin. Ayan po ang ating background. Ano? So, yan ang ating background. Ngayon, gagawin natin para po natin siya magkaroon ng maisigit po natin yung Wheel of Name. Yung Wheel of Fortune natin dito sa ating pong graphics na to. Kailangan po natin ng green screen. Bakit po? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Kailangan po natin ng round green screen since na ang ating pong roulette ay bilog. So, kailangan po natin. Meron na po akong ginawang ganun. So, in case na kinakailangan nyo, I don't know how to para ninyo ma-download pa yung green screen na aking ginawa. Pwede ko kayong bigyan ng round. Ito po katulad nitong ano. Pakita ko po sa inyo. Gumawa na po ako. Ginawa ko po. Kailangan po. PNG. PNG. Ayan.
So, very important. Pagka nilagay po natin yan dito, drag and drop natin ganyan. Ano? At yan. Okay. Baliktad pala yung ginawa ko. Dapat pala nandun pala. Okay, anyway. Yan. And then, baba natin to. Yan. Nakita nyo, meron na siyang bilog ngayon sa gitna. Ano? So, ang bilog natin, pwede natin siyang i-resize. Drag and drop lang natin. At i-drag lang po natin kung ano po yung ating pong requirement na size. Ano? Ayan na po. Yan na, maaaring ganyan lang. Ano, imagine nyo lang. Yan ang screen ninyo. Gano'ng kalaking gusto nyo mag lumabas yung rollet ng pangalan. Yan. And then, okay mo na. And then, export mo. Pagka-export mo niya, name, tapos dapat ang, pwede ng 25 per, ano, per FP, frame per seconds. Pwede na sa MP4. And then, location ng iyo pong paglalagyan. Okay? So, pagkatapos nyo export niyan, yan, sample ko lang po yan, ganun po. So, itong green screen na to, ay meron na akong gawa. So, kung sino man po ang nangangailangan, pwede pong padala ng green screen na bilog, ano? So, kinut out ko na siya, tawag dyan ay PNG. Kung marunong kayo sa Adobe Photoshop, at editing program na pwede nyong gamitan ng ganito. KineMaster pwede rin yata. Hindi ako masyadong kabisado. Ngayon ito, nakita nyo na, nailagay ko na. So, pagkatapos natin i-record yan, no? Magkatapos po natin i-record yan, tapos na tayo dyan. Ngayon, pupunta naman tayo ngayon sa meron tayong susunod na gagawin yung name ninyo o whatever, kung ano gusto nyo ilagay doon sa, ano, mamaya na natin gawin yun. Very important, gumawa muna tayo ng bago. Hey, okay, andito na po tayo sa OBS, ano? Ngayon, since na nakita nyo, as in, ang OBS po natin ay default niya ang isang scene, ano? Meron na talaga yan dito. So, huwag na natin muna baguhin ang name at tandaan natin ito po yung eksena ng ating ng istorya. At ang pangalawa, ang unang-una na po natin kukunin pagkatapos natin i-edit yung background, yun ang unang-una natin isasalang dito. Add, punta po tayo ng media source. Tandaan ninyo ang mga video para ating media source. No? So, ngayon nagpapamilyar na po tayo. And then, click po natin yung loop kasi very important yung play ng loop na paulit-ulit yung i-play. Then, browse. Last ang browse, hanapin po natin. Ito po ay nandoon lamang sa kanyang ginalalagyan. Yan. 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 Okay. So, yung kanina pong ginawa natin ay sinample ko lang kung paano ko ginawa yung video na nilagyan ko ng green screen. Bakit po natin nilagyan ng green screen? Dahil sa pamamagitan po ng green screen, yun po ay mabubutas. Ngayon, ito na po. Ito po yung sample ko. Ito po yung sample na gagawin ko, no? Itong isang to. Yan. And then, click. As in, wala nangyari. Nakita nyo yung red again, yung sinasabi ko sa inyo. And then, click transition. Yun. Okay. So, lumabas na po yung ating background with green screen. Ngayon. Ang next po natin ngayon ay palalabasin na natin ang yung roulette, no? So, ibaba muna natin ito ulit and then palabasin natin yung roulette natin. Ayan, okay. Roulette natin. So, ito po, pwede nyo nang buksan ito, wheelofframes.com. Ayan. And then, tandaan ninyo, explain ko ulit, ito po yung mga names. Dito nyo tinatype yung mga names. Yan. Yan yung tatype. Sa mabilisan, kung kayo po ay nasa LS na at habang lumalabas po yung mga names nila doon sa chat box, pwede nyo naman po silang highlight nyo, copy, and then paste nyo na lang dito. Huwag nyo na i-type. Basta copy nyo na lang. Highlight, copy, then paste dito. Ngayon, ang kanya pong
customization nito, para ma-customize to, punta lang kayo rito sa kanyang design, ano, during spin. Okay, during spin, ganong katagal mo gustong mag-spin siya, and allow duplicates on wheel. Tapos, ang sounds niya, ano gusto mong background sound dyan, piano music o dramatic music, dramatic music tayo. After spin, ano gusto mong lumabas, loud applause o animated winning entry, etc. Auto remove, pagka may nanalo, gusto nyong tanggalin na, matatanggal na siya. And then ito lalabas, we have the winner and the play click sounds when the winner is removed. Okay, so sa color, yan po yung color sa loob ng wheel. Sa image, ito po naman, kung meron kayong logo, yung katulad na nakita nyo yung logo ko nasa gitna ng wheel, dito nyo po ilalagay. Ano? Meron po siya dyan, meron ng mga makukuha nyo sa makukuha kung custom, saan nyo gustong kunin. Upload, yan. Yan. Image, small, medium, large, yan. No? Okay na. Click okay. And then, hindi muna po tayo gagamit ng full screen. Hindi po tayo gagamit ng full screen. Ano? So, itaas lang natin ng ganyang konti. And then, ngayon, very important, ano? Pagka kayo po ay magaganito, yung nga sinasabi ko kanina pa sa intro natin, maganda dalawa ang screen niyo. Kasi, yung isang screen, dun nandun yung, ano, itong Wheel of Fortune mo, nandun sa kabilang screen yung OBS mo. No? So, anyway, example to, kung wala kang dual screen, pwede mo siyang gawing ilabas mo lang yung yan, yung OBS, and then i-click lamang po natin yung first source, itong ating media source. Ngayon, click po natin ito, left click, filter. Pagkatapos ng filter, lagyan natin siya ng click plus sign, chroma key. Okay. Name, chroma key na lang. Okay na yan. Ayan, kita nyo naging gray. Okay na yan. Wala na kayong gagalawin dyan. Ngayon, naging black siya, diba? So, ngayon, paano natin lalagay ang Wheel of Fortune dito? So, ngayon, gamitin natin itong plus sign ulit para mag-display yung Wheel of Fortune. Doon, kinakailangan natin ng window capture. Lahat ng mga nasa windows ninyo, ika-capture niya. Lahat ng nandun. I-click natin ito. Then, lagay na lang natin dito. Name na lang natin. Wheel. Roulette na lang. Roulette. Ayan. Okay. Click yes. Ngayon, saan natin makukuha yun? So, click natin ito. Chrome wheel. Ayan. Ayun na. Lumabas na. Okay. Okay. So ngayon nawala yung ating ano, nawala yung ating background kasi nasa likod yung ating background. Itong nandito sa kabila ito. So ngayon gawin natin, click mo to. Click mo to. Nandito tayo ngayon. Yung roulette kailangan bumaba siya. Ayun. Ayun na pala. So click natin yung media source, itong nasa likod niya. Pwede natin siyang click. Yan. Tsaka natin siya i-room. Yun. So, malaki, no? Malaki siya. Liitan natin. Walang problema yan. Liitan natin ganyan. Yan. Yan. Okay. So, paano natin ngayon siya liliitan? Yan. No? So, ayan na. Tsaka natin ngayon siya nalindun sa kamila. Ayun. Ayun na, no? So, may buhay na. Sa wakas, may buhay na. So, paano natin ngayon siya paikutin? Pwede natin siyang paliitin ganito. Kasi, ang labas niyan sa inyong LS ay malaki. Hindi ganyan. Dito lang sa atin lamang nagiging maliit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kinakailangan natin ng dual screen. Pwede natin ilagay sa kabila, no? So, ngayon, as of now, di, kahit maliit siya, gawin lang natin siyang, oh, ito na nakikita. Shift tayo ng studio mode. Ayan. Isang screen. Pwede natin siya ngayon paliitin.
Ngayon, paano natin i-play ngayon yung Wheel of Fortune? By the way, isang tip ko sa inyo, kaya ito hindi pumapailalim dito kahit anong click ko rito sa Windows na to, kasi ito po ay naka always on top. Click nyo yung always on top. Yan. So, kahit anong click ko rito, so, ang gawin natin pala, kailangan tayo maglabas ng audio output capture. Yan. Yun na po ang ilagay natin. Click OK. Default natin. Yung akin pong speaker. Ito, ito po ang akin. Yung speaker. Mamili po kayo rito kung ano po rito. Try nyo na lang. Kasi since yung nga sinasabi ko, iba-iba tayo ng situation pagdating sa computer. So, hanapin nyo po kung ano po ang inyong sound card. Ito po ang sound card. Ito pangalan ng sound card ko. Yan. Click ko lang yan. Click OK. No? And then, tingnan natin kung... Ayun, lumabas na. So, tingnan natin kung ano po ang kailangan natin switch on. Click Advanced. Ayun na siya. Audio output. Naka-off. On natin. Yan. Okay. Close. Tingnan natin kung ito po ay tutunog na. No? And then, paliitin natin. Yun ang mahirap po kasi pagka yung single lang yung inyong monitor. Limited yung ano. Tayo natin kung meron na siya. Okay, so pagkatapos po nating then remove ulit, close, yan, and then up. So ano pa kulang natin ngayon dito? Kailangan natin ng, of course, yung camera mo, di ba? So dagdag natin yung plus sign again, add video captured, yan. Add natin po, okay. And then, ito po yung isa kong webcam sa laptop. Pindutin po natin yung isa kong webcam. Yan, bukas na. Okay. Click okay. Yan na po ang aking webcam. Yan na po ako. So, i-focus lang po natin. Yan. Okay. Yan, nakapokus na po ako. So, anong susunod? Ito naman po para po magmukhang decente, naka green screen, ano, click nyo po yung video captured, click, right click, filter, alam nyo na susunod, chroma key, click OK, yan, okay. So, makikita nyo, mayroon pang parang dungis dun sa kabila, sa likodan ko, yung green screen, hindi siya perfect na gray scale, ano. Angat lang natin ng konting-konti ito. Gawin natin para mawala. And then, minus naman natin ngayon ang smoothness. Konti lang. Yan. No? Okay na. Then, click close. Nakita ninyo, may dumipad doon sa dalawang gilid ko. Hindi natanggal. Ano? Tandaan nyo, parati tinuturo ko Alt. No? Alt key and then, click this toggle switch. Pwede natin siya enclose. Yan, wala na. Wala nang ano. So, transition, wala. Andun ang lahat, no? So, makikita nyo na, kompleto na kung gusto nyo lakihan. Yan, pwede na kayo mag-LS. Yan. So, tandaan ninyo, ito ang nakikita ng viewer ninyo, ito ang behind the scene. Lahat ng ginagawa nyo rito ay hindi pa makikita.
ng viewer. Kaya kahit anong lagay nyo rito, hindi makakaistorbo sa loob ng inyo pong ginagawa, mismong main stage ninyo. Ayan. Yan po. So, ngayon, para po mag-roll na kayo, ano? So, pwede nyo po siyang palitin ganyan. Hindi po siya na as long as tandaan ninyo, naka-always on top siya. Kung ganun, naka-always on top siya, di siya papailalim. Ngayon, pwede kayong mag-type dito, pwede kayong habang nakikita nyo siya, tapos yung isang chat box ninyo, ano, habang nandun sa isang chat box ninyo yung inyong LS, mahirap talaga pagka yung single lang ang ano ang meron ka, dahil syempre meron ka pang chat box, no? Tandaan nyo, basta nag-LS kayo, instead na typing, ano na lang kayo, copy-paste na lang kayo rito para hindi kayo mahirapan, ano? So, yun ang, ano. So, ano pa idaganda ng ating pong LS? Of course, kinakailangan natin ng music, no? Music. Kailangan natin ng music. Ano pang music ang pwede natin? Hanap ulit tayo ng music. Add media source. Again, lagay na lang natin dito, music. Yeah, ay. Music. Ayan. Click OK. Then, let's look for this music background. Hanap tayo. Hip-hop, romantic, punk. Ano ba ba? Classic piano. Hindi naman. Dapat exciting. Ito, electronic dance. Tayo natin to. Hanap tayo. Ayan. Anything. Click OK. Loop. Loop lang natin. Click yes. Ayan na yung music. Pero wala pa nagaganap. Nakita natin red sa corner. Click natin. Maaaring ayan na. No? Ito na yung music. Meron na siyang pag nakikita na. Tandaan natin, pag create ng music, makikita natin red dot sa left corner, upper, and then transition, lalabas na po yung ano. Ngayon, pagka nagre-red again, sinasabi ko, kailangan babaan yung peak niya. And then, bakit wala pang sounds? Click advance and then look for the music. Ayan. Yun. Hindi pa po siya naka-on. On natin. Look. Yeah. Ayan. Inaan lang din. Ayan. Okay. So, ngayon, ang kinakailangan po natin ngayon ay yan, okay. Kinakailangan po natin ngayon yung mic natin pala. Huwag na huwag niyong kalilimutan ang mic ninyo pagka kayo'y nag-LS. Scene 1, no? Make sure kapag kayo gumawa, gagawa ng panibagong scene dito, kinakailangan niyong ito parating niyong duplicate para lahat ng elements na nandito o ng source ninyo ay meron din ng scene 2, no? So, paano natin gagawin muna ang pagkuha ng mic? Very important po yung mic. Ang mic naman, click again. Audio input capture. Click. Ayan. Lagyan na lang natin mic. Mic. Okay. Ngayon, tandaan niyo ang pangalan ng aking mic ng video ay itong MB. No? Click natin. Click OK. Yan. Okay. And then, again, transition. Ayun. Ayun na ang ating mic. Hello. Yan. Meron ng palo. Ayan na. Recognize na. Yan. Recognize na ang ating mic. So, tingnan natin kung naka-on nga yung mic natin. Click advance. And then, mic. Monitor off. Output. Hello. Yan. Meron na. Nagdodoble na yung boses ko. Yan. So, ibig sabihin, meron na doon sa OBS. I-click lang natin ng off para yung recording niya ay hindi na magdoble-doble. So, that's it. Ano pa ang kinakailangan natin ngayon?
na pwedeng ilagay. Lagyan natin ng name. No? Name. Lagyan natin name. Add plus again. Add plus. Mali. Click plus sign again. And then, ano lalagyan natin yung akin pong ginawang video na name. Click. Add. Lagay lang natin na banner na lang. Okay. Click yes. Then, look. Huwag nyo kalilimutan dahil ito ay video. Yan. Hanapin po natin sa video collection. Dito lang po yan. Yan. Neon Football logo. Hanapin po natin yung ating ginawa. Ayan. Ito, ito, ito. Click yes. Then, nakita niya red dot transition. Ayan. Okay. Green na siya, no? So, yan po yung ginawa kong neon light. Ang gagawin natin para siya ay flip, filter, and then add sign, chroma key. Okay. Wala. Okay. No. Yan na po ang ating transparent na logo. Nag-blink-blink pa. No? So, ang problema natin dito po pag kaya ni gumagalaw siya, gumagalaw. So, gawin natin para po mag-stable siya. Mag-assure na kayo sa placing niya. I-lock na natin siya. Ito po nakita niyo yung kandado dito sa side. Ayan. I-lock na natin siya. Ayan. Para hindi na siya ikilong. Ngayon. Yung name. No? Ayan. Pwede natin angat-angat ng pangkulo niya. Diba? So, position. Ayan. Wala. Okay na? Ngayon, gusto nyo kung nasa likod yung name nyo, pwede naman. Babalik lang natin itong name sa to. Da-down lang natin sa video course. Ayan. Set po na. Ayan. Pasok lang kayo at tayo po ay maglalaro na ng ating binobola ngayon. Tandaan natin, pagka ito ay dinown natin, tulad ng gagawin ko ngayon, tandaan nyo, hindi nagbabago itsura niyan doon sa view ng mga taong nasa labas. Ngayon, para i-click natin to. Yan, okay. So, dyan po nagtatapos ang ating pong munting tutorial. Again, kapra-practice po natin ng video ng ganito mga ginagawa. Mapra-practice na po kayo na mapra-practice ngayon kung sumusunod kayo doon sa ating mga ginagawa. Keep practicing dahil po para mapamilyar kayo kung anong laman ng tools ng OBS. So, patuloy po nyo ang inyo pong paggawa. At yung link po o paano ko nga ba kung wala kayo at di kayo marunong gumawa ng green screen na bilog para itapal doon sa video, pwede ko po kayong padalan. Sabihin nyo lang sa akin yung email address ninyo, pwede ko rin padala, no? So kung marunong naman kayo, gawin nyo na lang sa Photoshop. Pwede nyo gawin sa Photoshop o gawin sa any source na pwede nyo gawin. Okay? So ganun lang. At nawa natuto kayo ngayon sa ating pong video tutorial. At kung nagustuhan nyo po, please again, dikit lang sa akin. At marami pa po akong mga ilalabas na sikreto ng OBS, no? At nakapila na po yan. Please to like and subscribe. At okay, thank you again. And God bless you all. And thank you sa inyong pagpunta at pagsuporta. At nawa magawa ninyo ang mga lahat ng bagay na ito. God bless and goodbye. Okay, thank you.